Nakita ang kanyang cellphone video patagong kinuna ng isang Thai national ang dalawang security screening officer ng OTS na una makikita na nag-uusap sila sa may screening area. At maya-maya pa, tila may inaabot yung isang screening officer sa kasamahan niyang screening officer na agad namang ibinulsa. Ayon dun sa Thai National na kumuha ng video na ito, 20,000 yen o katumbas ng 8,000 pesos ang kinuha mula sa kanyang wallet. Nang matuklasan ang turista na nawala ang kanyang pera, dito na raw siya nagreklamo. Sa sumunod na video, makikitang dinala ng isa sa mga screening officer na nasa video ang dayuhang turista sa isang opisina. Dito na nila sinabing nakuna ng video ang ginawa umano nilang pagnanakaw. Pilit na hinihingi ng Thai tourist ang pera. Ilang sandali pa, biglang inilabas ng screening officer ang pera. Binilang ng biktima ang pera at kumpirmadong ito nga ang nawawala niyang 20,000 yen o 8,000 pesos. Makalipas lang ang isang linggo, isa na namang insidente ng pagnanakaw ang nangyari sa loob ng NAIA. Isang security screening officer ang inaresto matapos umanong magnakaw ng smartwatch mula sa isang Chinese tourist. Inaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang pimbo. Sinong kumuha ng relo? Hindi ko masabi siya. Hindi mo masabi, ikaw ang kumuha ng relo eh. Makikita sa video na ito kung paano kinumpronta ng administrator ng Office for Transportation Security o OTS ang isang security officer habang nakakulong ito sa tanggapan ng Aviation Security Group malapit sa Terminal 1. Based on the CCTV na captured that merong OTS officer na merong nakuhang watch and then went to the toilet, then had the bag. Paglabas sa toilet, wala na yung bag na yon. Ayon sa Office for Transportation Security, tinanggal na sa trabaho ang dalawang security screening officer na nagnakaw ng 20,000 yen mula sa Thai tourist. We do not tolerate these kinds of illegal activities. The team was already relieved and there were administrative and criminal charges that were levied upon these personnel ng OTS. Hindi pa man humuhupa ang mga issue ng pagnanakaw sa NAIA, viral naman sa social media ang kwento ng ilang pasahero na na-offload o hindi nakasakay sa kanilang eroplano dahil sa matagal na proseso sa Bureau of Immigration. Hindi na bago para kay Cham ang pagbiyahe sa iba't ibang bansa. Ito raw ang maituturing niyang reward sa sarili. Pasko noong nakaraang taon matapos makapag-ipon sa Israel ang kanyang napiling next travel destination. Mga around September, I'm already researching ano bang mga lugar doon, ano bang meron doon. Since Christmas naman, I think it's a perfect time to visit Israel kasi nga birthday ni Jesus. Come December 21, 2022, I arrived sa airport mga 4 a.m. Tapos okay na, naka-check-in na, good to go. Pagdating sa immigration, yung IO, syempre may questions siya. Like, syempre basic information, which is okay, normal yun. Bigla siyang tumayo. Dala-dala niya yung parang form. Sabi niya, ma'am, dalhin kita sa loob, sa office. Sabi ko, bakit po? May problem po ba? Sabi niya, wala naman, ma'am, ano ka lang, tatanungin ka lang ng more questions, then sagot ka lang. First tanong sa akin ng officer, ba't ka po pupunta ng Israel? Sabi ko, Christmas lang po, vacation lang. Sabi niya, bakit doon? Sabi ko, doon po yung birthplace ni Jesus. Sabi niya, ba't di na lang dito? Sabi ko, hindi naman po siya dito pinanganak. Tapos yung next question niya kaagad, if graduate na daw po ako. Sabi ko, yes po. So, kung graduate ka na, may yearbook ka ba dyan? Sabi ko, ay, wala po. Sabi ko, mabigat po yun. Sabi ko, hindi, never ko po dinala yun. Wala kang yearbook. So, graduation photo na lang. And then, sabi ko, pakita ko na lang sa kanya yung wacky photo. So, hinanap ko muna. Sabi ko, sir, meron akong wacky photo na nakatoga ako. Okay lang ba yun? Ang karanasan ni Cham nangyari rin kay Rie noong January nang magbabakasyon sana siya sa Taiwan. Noong nakaraang buwan, nagsampa na ng kaso si Rie sa ombudsman laban sa mga immigration officer na nag-screen sa kanya. January 16,
Papunta akong Taiwan. Gabi yung flight ko na yon. Maaga naman ako dumating sa airport. Expect ko na napipila ka sa immigration. Ngayon, nag-divert siya kagad dun sa UAE visa ko na, oh, so dati ka palang OFW. Sabi ko sa kanya, yes, I have return ticket, I have tour packages, I have hotel bookings, I even have travel insurance, and also I do have bank certificate. Ngayon, sinabihan niya na ako na, Miss, ire-refer kita sa TCEU, which is yun na yung pang second interview. So, ako naman, dumiretso agad sa TCEU. Napansin ko na ang dami ng tao. Naku, 10 o'clock na, 10:30 yung boarding ko. Kumausap na ako ng isang officer. Sinabi ko yung pangalan ko, pang number 7 ka, mamaya na. Boarding ka na? Yeah, boarding na. No, hindi, mamaya na. Nung ako na ang susunod, okay, so anong gagawin mo sa Taiwan? Magta-travel ka? May kakilala ka ba doon? Doon na pumasok. Yung sinabi ko, yes, may kakilala ko doon. Actually, mga Taiwanese friends ko. Ano pa bang pagkukonvince ang gagawin ko? Hanggang sa, oh sige, papayagan na kita. Tapos nagsulat ulit siya. Habulin mo. Sabi sa akin ganun. Wala na akong time para makipag-argue o magalit. Kinuha ko at dali-dali po akong tumakbo sa x-ray. Hanggang sa hinarang na ako ng guard dun sa x-ray pa boarding gate. Ay ma'am, pasensya na. Wala na. Kanina pa umalis yan. Halos mangyak-nyak po ako. What I have experienced, it is a form of discrimination. Sorry, nakakaiyak, no? Pero kasi parang nakakainis lang. Like, sa ibang bansa naman, just asking you how many days you will stay here. Then goodbye with a smile. Ayon sa Bureau of Immigration, iniimbestigahan nila ang nangyaring insidente kay Cham. Pero giit nila may sapat silang rason sa paghihigpit sa kahit sinong bumiyahe palabas at papasok ng Pilipinas. So unang-una ma'am, yung kay Cham, hiningan ng yearbook, apparently pinagsulat pa rin ng essay. Mm-hmm. Kailangan bang gawin yun when you're screening a passenger sa immigration line? What we can say po is really, kailangan po yung screening natin, mahigpit po na screening at the departure area para po sa mga kababayan natin because of our drive against human trafficking and illegal recruitment. But I guess the concern really is the manner on how it is conducted and the way po that the questions are being presented. We wish to clarify po na ang yearbook ay hindi po hinahanap dito po sa ating mga bumabiyahing pasahero. Ang tinitingnan po natin really is the personal circumstances of the passenger. Well, yung immigration officer po dun sa case ni Ms. Cham has been relieved po from the front line. Siya po ay dinala muna sa back end office. Pending po yung investigation na ginagawa po natin based on the complaint sent by Ms. Cham. Ano ba talagang kailangan na papeles? Primary documents po ang passport, ang round trip ticket, and then yung visa kung kinakailangan ng visa. And then of course, we have supporting documents based on the type of traveler that we are. Base sa datos ng ahensya, nasa 32,404 ang bilang ng mga Pilipinong na offload o deferred departure noong 2022. 472 sa bilang na ito ay natuklas ang sangkot sa human trafficking. 873 naman sa mga pasaherong ito ay nagpakita ng false o peke mga dokumento. 10 ang mga menor de edad na may pakay na magtrabaho sa ibang bansa. Ang tanong, ano ang rason sa likod ng mahigit 30,000 pang kaso ng offloaded passengers? Mostly kasi are those with improper or hindi tama po yung documentation as compared to what they are stating. Pero bakit napakahigpit ng point of exit? Siguro po it might also be a misconception na sobrang higpit ng immigration because we really are just following po yung guidelines on departure formalities set by the Department of Justice. As we know po, mataas ang incidence of trafficking and illegal recruitment in the Philippines. Malinaw ang mandato ng pamahalaan na protektahan ang mga biyaherong papasok at palabas ng bansa. Pero sana sa pagpapatupad nito ay walang karapatan ang natatapakan at walang krimeng nagagawa. Lalo na't ang paliparan ay malaking bahagi ng imahe ng isang bansa.